Actually, oo nga, no? Nakapang-swimming kayo. Wait lang, so nakakatuwa naman. Talaga nasa kasagsagan na kayo ng summer. Diba? Anong mga kaganapan dyan sa Subic? Well, nandito kami ngayon for our summer goals. True. Yes. Summer goals. So, extreme activities yung tinatry namin. Nandito kami ngayon sa White Rock Subic. And ayun, natry namin yung mga water sports and activities na hindi namin natry noong season 1. Yes. Mm-hmm. Continuation ito. May mga hindi pa ba kayo natry noong season 1? Like, ano-ano pa ba yun? Dahil parang ang dami nyo nang nagawa noong season 1. Super dami pa, Miss MJ. Sobrang dami pa. Kasi parang yung ginawa namin yung season 1, medyo light pa lang eh. Parang introduction pa lang ng mga goals na pwede nating i-achieve and yung mga pwedeng gawin ng mga viewers natin. So, ang dami pa. Yes, nagulat nga kami na parang ang dami pa pala yung pwedeng gawin. Correct. Pero ngayong season 2 kasi Miss MJ, tinatry namin na i-level up yung mga activities na gagawin. Mga extreme naman. Parang baka mamaya agaw buhay na yan, ha? Hindi naman ganon. Actually, in a way. Pwede. Kaya na, ano ba, water sports, anong klase ba? Yes. Ano, scuba diving, ano ba yung ginagawa niyo? No, nag-scuba dive na kami noong first season. So ngayon, try kami, like si Chichi try hoverboarding, and yung UFO, and ano yun? Yung, Bandwagon, and parasailing. Yung basta hindi pa namin na-try talaga. Pero fun. Mga fun. Oh, yeah. Actually, parang fun naman talaga kasi kausap ko pa lang kayo tatlo. Parang barkada outing na binulabog ko lang eh, guys. Sorry ah. Parang may tuwalya pa si Chichi pang pagdating eh. Pero wait lang. Ito naman sa pagdating naman ng season 2. Sige, let's go back muna sa season 1. Kasi naalala ko noon, may nung nakausap kita noon, parang kinikwento mo yung tomato farm, yung mga naging plano mo, nagka-idea ka nung season 1. Natupad ba yun? After, tapos ngayong season, ano yung mga iba pang natutunan mo na season 1 na nadala mo ngayon in your personal endeavors, ganyan? Actually, so far, parang too early pa to achieve that goal. Parang nakikita ko yon na mangyayari like in 10 years time or 5, hindi natin alam. Pero yun kasi yung isa sa mga memorable na ginawa namin dito sa main goals. So parang apart from, you know, realizing that I want to have my own farm someday, iba rin yung natutunan namin from the farmers, diba? Yung agriculture. Mm-hmm. So parang through that activity and actually through all the activities that we've done, sobrang dami namin natutunan na, alam mo yun, parang mas pinapahalagahan namin yung hard work ng mga manggagawang Pilipinas. Mm-hmm. Yes. Appreciation. Ito, Main, how much do you appreciate naman your co-host, di ba? How much more fun is it to have them around as opposed to creating your own vlog show na ikaw lang? Well, iba yung feeling na may kasama ka. And sila pa yung kasama ko na na-establish naman na yung friendship namin through Daddy's Girl. Pero kasi parang we've gotten to know each other more on a deeper level through the show na hindi lang kami yung basta-bastang nagkukwentuhan na lang pag nagtatawanan. Actually, we hang out a lot outside work. And kapag magkakasama kami outside work, parang more on personal stuff na talaga yung pinag-uusapan namin. And I'm happy and grateful that I got my besties with me. So sa season 2, ano pang aabangan namin? Saan pa kayo? May mga, lalo na ngayon, di ba? Parang magle-level 0 na ba tayo? Alert. Pero, of course, the pandemic is still ongoing. Where would we see you guys? Meron na ba mga napipintong main goals in country X na nagbukas na ng border? May mga ganyan bang usapan? Oh my God. Pinipitch namin. Hindi lang namin alam kung igagyan eventually, pero sana. Pero siguro ngayon, i-maximize muna namin, you know, what the country has to offer. Kasi sobrang dami rin magagawa dito sa Philippines. And of course, since alert level 1 na lang tayo, sobrang daming activities na gusto rin namin i-introduce sa mga viewers na pwede na nilang gawin, you know, para ma-feel na nila yung normalcy ng life, di ba? Like before. So, pero dun sa mga goals, ano pa mga dapat nilang abangan pa? Marami pa eh. Siyempre yung pageant natin. Yung pageant. Pageant kami. Yeah. Ano pageant to? Laging babae siya. Miss Laging babae. Nag-swimsuit ako, Miss MJ. Mangarap ko lang maging beauty queen. Hindi ko alam kung dapat bang abang o. Gusto ko yan. May mga ganun pala nagaganap. At least very supportive ang buong production sa inyong mga endeavor. Sa inyong mga goals. Literal goals na. Naging babae ka. Gusto ko yan. At
At si Mina, talaga natural ang pagkakanyang pagiging beauty queen. Oo, bagay-bagay sa kanya. Grabe. I don't know about me, Char. Pero in fairness, ever since si Mina, magaling sumagot. Magaling mag-Q&A. Magaling. Oo, very very normal. Very natural. In fairness. Totoo naman. Actually, Miss MJ, may prompter. prompter pala. May bullet points. Ganon. Pero wait lang. Sabi nyo nga, no, parang yung it's crossing over to something that you check off your bucket list personally. And I've been seeing this trend, honestly. The show from your fans, main especially. And how grateful are you that ito, you just recently had your birthday. What was the biggest milestone right now with your fans and you naman? Just a little bit of, syempre, no, kuwento with your fan, about your fans. Actually, parang hindi nga kami nagkaroon talaga ng get-together or something to celebrate itong pandemic. Pero itong pagkakaroon ng season 2 ng Eagles and nag-celebrate na din kami last year ng year 3 ng Daddy's Girl. Alam mo yun, parang big deal na rin yun for them. Yung nakikita nila ako everyday. Syempre, kasama rin ang besties, kasama ang mga Dapper Cats sa Itbulaga din and sa Daddy's Girl. Sobrang happy na sila. And alam naman natin na medyo limited lang din talaga. Restricted lang din yung mga pwedeng gawin ngayon. And I'm grateful na they understand that parang they don't pressure me into doing things. Right now, into doing more projects. And to be honest, medyo loaded na rin ako. Ah. Kahit ito mga shows lang na to. So... Nakakatuwa. Pero at least ito yung mga nandito ka na sa part ng career mo na napagbibigyan ka na rin gawin yung mga gusto mo talagang gawin. Diba? How comfortable are you? I remember the time na parang of course, it was such a blessing, no? Na talagang the fame is there, the success is there, but the pressure was always there. Relax ka na ba ngayon, Main? Relax ka na ba? Kaya naka-mingle. Would you say that wala nang anxiety o kung ano man na external forces na sinasabi mo nga, di ba, pumipilit sa'yo gawin ng kung ano man? Yes, yes. Actually, I feel super relaxed na ngayon. Mm-hmm. And alam mo, wala na yung pressure sa akin like before na parang I need to do this for the supporters, ganyan. Parang ngayon, yung mga taong sumusuporta sa akin are here to support what I love doing and to support the people I love also. So I'm super grateful to have people like them to surround me, diba? And ako talaga super grateful sa support na binibigay nila sa akin from the beginning. Actually, magsa 7 years na ako this year. Parang sobrang bilis ng panahon, pero talagang unwavering pa rin yung support nila, and I honestly couldn't thank them enough for all the support and love that they've been giving me. Yun na yung pinakaregalo nila. Pero yung mga co-host mo, nagregalo ba sa'yo? Sinag-regalo ka ba kay May noong birthday niya? Baka wala kayong regalo sa kanya. Oo nga. Anong regalo? Ay, wait. At si Shami kasi, actually parang kami kasi, hindi naman namin kailangan mag-antay ng special occasion para magbigay ng gifts. Parang kami na yung na-establish na rin sa friendship namin na kapag nakita kami ng something na alam namin magugustuhan ng isa, parang, alam mo yun, pinigay lang namin kahit parang occasion. So, nakatakot. Madali namin i-please si May kasi si Chichi, alam yung regalo niya. Ano? Sabi, butong pakwan. Na-appreciate yung niregalo kong libro. Oh my God! Kasi kailang buwan na yung Pasko nakalipas, ha? Naalala niyo yung butong pakwan? Dumang yung kaya sa interview. Kakaloka. Iba yung happiness niya. Ito daw. Yes. Yeah, totoo. It's not only the thought that counts, as in talagang yung butong pakwan makes me happy. So sobrang isang happy. Balot ng butong pakwan yung regalo ko. Correct. Sobrang happy ko na alam niya yon about me. Kaya na itong birthday niya, hindi pa kami nakaka-harvest ng isang sakong butong pakwan. Kaya na late yung regalo. Pero para tingin niya. Isasama daw sa segment. Oh, wait lang. Wait, so i-chika nyo na kailan ba, ano, every when, every day ang main goals, tama ba? Like, can you please invite them? Kung where can we catch it? Also, it's on Signal Play, Buko Channel. Yes, yes. Go right ahead. Bago, syempre, alam kong ano, nag-taping pa kayo, sumisingit lang ako. Go, guys! Ayan, mga ka-feel good, ang hashtag main goals po, airing every weeknights po yan, 8 p.m. sa Buko Channel. Channel 2? Channel 2, yes. Monday to Friday. Yes. Pero, at syempre, pwede nyo po siyang panood sa Signal Play app, download lang po tayo, at mag-premium account po tayo.
Yes. Super affordable kasi 75 pesos one month subscription na yun. So super sulit kasi kahit nasaan kayo, pwede kayong manood ng Hashtag Mainbows. And not only that, pwede rin kayong mag-catch up kasi masisave din doon yung episodes. At hindi lang po Mainbows, marami pong shows. Correct. Balintawanan. Sa buko, balintawanan din. Bago, nakakatuwa. Excited na ako sa Mango Season 2 at syempre sa Balintawanan. Thank you so much, guys. Thank you for your time and enjoy ang pasubik. Sana all, di ba? Maraming salamat. Thank you. Thank you, Ms. MJ. Thank you so much. Thank you so much.